Lisbeth, Lisbeth Gonzalez. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano sumali at kumita ng malaki gamit ang iyong Facebook account. Dati po akong service crew sa iba't ibang fast food chains. Nagtrabaho na rin po ako bilang SM employee. And now, been doing the AdWords business full-time using my Facebook account. Isa ako sa napakadaming taong na bago ang buhay dahil sa AdWords. I was awarded as League of Grandmaster last December 2016, meaning nahit ko po ang 1.5 million income sales in less than 1 year. At dahil dito, nakapag-travel na rin po ako local and international. Nakabili na din po ako ng mga sasakyan at condo units. At kumita na rin po ako ng more than 4 million pesos in less than 2 years. Ano nga ba ang AdWorld? AdWorld is engaged in distribution of premium health and beauty products. With a paid-up capital of 350 million pesos, we have 16 branches nationwide. At ito pa, nag-open na ang international office natin sa Dubai, UAE. AdWorld was awarded as Best New Company for 2016 and 2017 by ANSE. We have an average of 1 new car owner every other day and more than 200 millionaires, travelers, and homeowners in less than 2 years. Paano ba sumali sa AdWorld? Siyempre, sa bawat negosyo, dapat may puhunan. Sa AdWorld po, bibili lang po kayo ng platinum package worth 14,900. And you will get 16,500 worth of products na kung saan kayo po ang bahalang mamili ng produktong gusto nyo. Kasama po dyan yung accidental insurance na worth 100,000. Marketing tools na kung saan pwede mong aralin ang negosyo kahit wala kang internet dahil may kasama yung prices, brochures, at magazine. Video cash card na kung saan pwede mong i-withdraw lahat ng income mo. AdWorld ID na magagamit mo every time na magpo-purchase ka to enjoy the 25% lifetime discount sa lahat ng products. And 20% lifetime discount naman sa mga package. And NTC or yung website mo na kung saan pwede mong i-check or pwede mong ma-monitor yung benta mo, benta ng mga grupo mo at mga binibili mong mga packages. 24/7. Meron din po yung mga libre training sa office at meron din naman po yan online, exclusive lang po sa grupo natin. Paano po kumita sa AdWorld? We have 5 ways to earn. Number 1, direct selling. Halimbawa, ang Kojic soap natin is 205 pesos. Less 25%, 154 mo naman siya mabibili. So, meron kang 51 pesos na income. Halimbawa, nakakabenta ka ng 4 na sabon sa isang araw. That's 204 pesos per day. E kung 30 days mo siyang nabenta, meron kang 6,120 extra income. Sa body cream naman po, 1,400 ang SRP. Mabibili mo lang siya ng 1,050. So, meron kang 350 pesos sa isang body cream. Paano kung makabenta ka ng 4 na body cream sa loob ng isang araw? Meron kang 1,400. At kung mabibenta mo naman to sa loob ng isang buwan, meron kang extra na 42,000 pesos. Di ba po ang laki? Paano kung nasa abroad ka pa? Mas mahal po ang benta sa abroad, kaya mas malaki po ang pwede mong kitain. Ngayon, coaching pa lang ito at body cream. Dito, meron pa na agad na 48,000 na increase. Hindi mo na kailangan maghintay pa na taasan pa ng amo mo yung sweldo mo. Dito pa lang, malaki na yung makukuha mo. And good news, dalawang products pa lang to. We have 18 products na napaka-sellable at napaka-bilis maubos. Ang second way naman natin is direct referral. Sa bawat package na mababenta mo, bibigyan ka ng company ng 1,700. Paano kung nakabenta ka ng 10 package? Magkakaroon ka ng 17,000. Pag 100 packages naman, meron kang 170,000. Unlimited to, pwede mo mabenta kahit ilan. Paano kung 1,000 packages na mabenta mo sa loob ng isang buwan? Meron kang 1.7 million pesos. Ang third way naman natin is the match sales bonus. Kapag sumali ka sa AdWorld, meron kang libreng account na kung saan pwede kang bumuo ng left team at right team. Halimbawa, sumali si friend A. Binigyan ka ng company ng 1,700 katulad ng diniscuss ko kanina sa direct referral. Sumali si friend B, bibigyan ka ulit ng 1,700. At sa bawat package na pumapasok sa left at right, meron niya katumbas na product points. 1,050 product points sa A, 1,050 product points sa right,
meron po yan match sales bonus na 2,100. So, sa dalawang tao po na na-invite po ninyo, meron po kayong total na 5,500. Bonus lang po yan. Dalawang tao pa lang yung pinag-uusapan natin. Paano naman kung ginawa din ni friend A at ni friend B yung ginawa mo dahil tuturuan ka namin ng mga magagandang strategies kung paano ka makakabenta ng package. Ginawa ni friend A, nag-invite lang din siya ng dalawang tao or nagbenta siya ng package. So, bibigyan din siya ng company ng 1,700 bawat package na magbibenta niya. At dahil meron siya sa left team at sa right team, meron din siya 2,100. Kumita din siya ng 5,500 katulad mo. Ganon din si friend B. Nagbenta din siya ng dalawang package sa dalawang taong kakilala niya. So, meron din siya 1,700, at nag-pair siya. Meron siyang additional na 2,100. Kumita din siya ng 5,500 katulad mo. Ikaw ba may kikitain pa rin kahit hindi na ikaw ang nag-invite? Pero dahil nasa left team at right team mo sila, meron ka pa rin match sales bonus na 2,100. Dahil meron kang dalawang tao dito at dalawang tao dito, meron kang additional na 4,200. Take note, hindi na ikaw ang nag-invite niyan. Si friend A at si friend B mo na ang nag-invite niyan. Paano naman kung napakadami na talagang pumapasok sa team mo or nabibenta ng package? Kasi hindi ka na nag-iisa, may team ka na. Sa left team mo, may pumasok na 100 packages. Sa right team mo, may pumasok na 100 packages. Meron kang 210,000 pesos. Paano naman kung katulad kanina, 1,000 packages ang nabibenta mo? 1,000 packages sa left team mo, 1,000 packages sa right team mo, meron kang 2.1 million pesos. Bonus lang yan. Ang number 4 naman natin is the product points accumulation. Ganito po yan. Halimbawa, ang left team mo, malakas silang mag-invite or magbenta ng package. Nagkaroon sila ng 300 packages. Sa right team mo naman, meron silang 200 packages lang. So, hindi pantay. Pero dito, kahit produkto lang kasi ang binibili ng mga members mo, may katumbas na points yan. At kapag yung points na yon umabot ng 1,050 points, papara siya dito sa left team mo. At magkakaroon ka pa rin ng bonus na 2,100. So, hindi lang sa package, kundi sa products din, pwede kang kumita ng points. And lastly, yung Unilevel program. Kapag bago po kayo sa Enworld, you will start as novice. Novice is 1 to 30 packages, apprentice 31 to 60 packages, hanggang mag-master rank po kayo, na which is 120 packages from you down the line. Kapag master ka na, meron kang 30% rebates sa lahat ng package na papasok sa'yo at sa grupo mo. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, meron kang 100 packages times 315 pesos, meron kang additional bonus na 31,500 dahil yan sa benta mo at sa benta ng mga grupo mo. Bakit kailangan mo sumali sa Enworld? Kung ikaw yung tao na nangangarap na mabago yung buhay at sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, it's time for you to do something new. At kung ikaw naman ay isang OFW na miss mo na yung mga anak mo at gusto mo na silang makasama, pero hanggang ngayon wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin pera, it's time for you to decide. Mag-decide ka na, ngayon na. Sa halagang 14,900, pwede nitong mabago yung buhay mo. Katulad ng mga members ko na kumita na ng malaki. On your spare time, kaya-kaya mong gawin ang business na to. Kaya, kung decided ka na, kontakin mo ang taong nag-send sa'yo ng video na to. I-imagine mo itong mabuti. Ano kayang mangyayari kung ang oras at pera ay hindi problema sa'yo? I-imagine mo na nabibili mo lahat ng gusto mong bilhin. Anong brand ng kotse ang bibilhin mo? Ano yung iriregalo mo sa asawa mo o sa mga magulang mo? Saan mo paaaralin ang mga anak mo? I-imagine mo na nakakapunta ka sa kahit saang lugar na gusto mo.
Saan mo ipapasyal ang pamilya mo? Saan kayo magbabakasyon? Imagine mo ang pakiramdam na ang pera ay hindi problema para sa'yo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang mahigpit na boss na nagkokontrol sa oras mo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang nakakasawa at nakakastress na araw-araw na routine mong pagpasok sa trabaho. Imagine mo yung pakiramdam na ikaw ang nasusunod kung kailan at kung saan mo gustong pumunta. Imagine mo yung pakiramdam na kaya mong kitain yung gusto mong kitain. Napakasarap! May gusto akong ikwento sa'yo. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay may 6 hanggang 9 na bagyo dumarating taon-taon? Isang araw, may malakas na bagyong dumating at umulan na walang tigil. Nagsilikasan na ang lahat pero may isang naiwan at na-stranded sa bubong. Si Michael. Sobrang kaba niya na baka yun na ang huling araw niya. Kaya ang ginawa niya, nagdasal siya ng mataimtim. Habang nakatingin sa langit, pinagdasal niya at sana ay maligtas siya at sana bigyan pa siya ng pangalawang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, may dumating na bangka na may 3 lalaki na nakasakay. Niyaya siya ng mga lalaki na sumakay para lumikas. Pero tumangging sumama si Michael at ang sabi niya, "Mauna na kayo dahil ililigtas ako ni Lord." Pero isang oras ulit ang dumaan, may dumating naman na isang lifeboat. Ang sabi ng mga tao sa lifeboat, "Sumakay ka na, kasya pa ang isa, lumikas na tayo." Tumanggi ulit siya at sabi niya, "Mauna na kayo, ililigtas ako ni Lord." Lalong lumakas yung bagyo at halos aabot na yung baha sa bubong ng bahay. Sumunod na dumating ang isang helicopter. Ang sabi ng mga tao sa helicopter, "Sumakay ka na, aapo na yung tubig." Nagbatigas pa rin si Michael. At ang sinabi niya lang, "Umalis na kayo, ililigtas ako ni Lord." Sa sobrang lakas ng hangin, napilitang umalis agad yung helicopter. Naiwan siyang mag-isa. After ng ilang oras, tuluyan nang umapaw yung tubig baha, nalunod at namatay si Michael. Pagdating niya sa langit, ang unang sumbat kaagad niya ay, "Lord, nagdasal ako ng mataimtim. Bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Bakit mo ako pinabayaan? At bakit hindi mo ako niligtas?" May malakas na boses siyang narinig. At ang sabi, "Nagpadala ako ng bangka, lifeboat at helicopter para sagipin ka, pero pinalampas mo ng lahat. Bakit ka nagpaiwan?" Minsan katulad din natin si Michael. Humihiling at nagdadasal tayo na sana dumating na yung magbibigay sa atin ng magandang pagbabago. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung magpapaganda ng sitwasyon natin sa buhay. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung mag-aahon sa atin mula sa pagkakalubog. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung tutulong sa atin para yumaman o umasenso. Hindi aksidente na napunta ka sa presentation na to. Ngayon, nakita mo na to. Isang posibleng sagot sa mga hiling at dasal mo. Ang tanong, sasakay ka ba o papalampasin mo lang din ito? Huwag kang magpapaiwan. Sumakay ka na ngayon. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil sawa ka ng kumita ng sahod na parating na lang kinukulang. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil gusto mong magsimula kumita online. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil sawa ka ng mag-fail. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil gusto mo na ng magandang pagbabago. Gumawa ka ng aksyon and join us today. Dahil gusto mo nang maranasan na magkaroon ng time and financial freedom. The business of the world. Sila po ang tutulong sa atin mapalago ng mapalago ng mapalago ang ating inward business. Wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas, sa Mindanao, even in home market, para matulungan tayo mas lumakas ang ating pagdinegosyo sa inward. So okay ba? Or okay? Alright, so ladies and gentlemen, the first, okay po,
Jeremy Lapides. Ayan. Of course, ladies and gentlemen, good day and best day to... Otherwise, ikita ka. Pero hindi kailangan. Magkaibang bagay po yun. Iba yung tatawin ka lang sa pangailangan mo. Iba po yung aasenso ka. At iba yung may pamamana ko. At sinasabi ko po, mula sa pagtataguyin ng negosyo, pagkakayo, pagpapalawag, pag-develop ng produkto, pag-develop ng system, pag-design ng marketing plan, pag-expand local, pag-expand international, pag-expand ng negosyo mo kahit saan, pag-develop ng mga patents na hindi pa available sa market, pag-develop, pag-promote ng brands, napapasikati natin all throughout the world, paggawa ng negosyo ng legal. When you say legal, hindi ibig sabihin may registration ka, legal ka na. Hindi ibig sabihin incorporated yung company mo, legal ka na. Pero kung paano mo siya papatakuin, yun ang magsasabi kung legal ka. Ano po ibig ko sabihin? Halimbawa, registered ka sa BIR, hindi ka nagpapayad ng tamang taxes. Registered ka, but does that make you any legitimate? Of course not. Halimbawa, naparinso ka sa Securities and Exchange Commission, but you don't do the necessary filing. Will you be considered legitimate in nature? So there are things that you need to comply with and registration.